Sumabak ang mga fighter jet ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang drills sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay sa ilalim ng Cope Thunder exercises na ginanap sa Pampanga. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mula sa Basa Air Base sa Pampanga, lumipad ang FA-50 aircraft ng Philippine Air Force. At ang F-16 multi-role fighter aircraft ng US Air Force. Pagpapatuloy ito ng Cope Thunder Philippines 2024 exercise nitong Webes. Apat na FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force at apat din na F-16 jets ng US Air Force ang pinalipad mula rito sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga bilang bahagi ng Cope Thunder exercises ngayong araw. Sumabak sa iba't ibang flight operations ang mga eroplano ng Pilipinas at US. Nagkaroon din ng basic fighting maneuver kung saan hanggang sa himpapawid ng kanlurang bahagi ng Zambales, lumipad ang mga eroplano. Noong nakaraang taon, dalawang beses ginawa ang Cope Thunder na bilateral na pagsasanay sa pagitan ng PAF at US Air Force. Ngayong Abril ang unang reiteration nito ngayong taon na nagsimula noong April 8 at magtatagal hanggang April 19. Kalahok ang nasa 700 piloto ng PAF at US Air Force at ang pagsasanay ay naaprubahan sa ilalim ng Mutual Defense Board ng Amerika at Pilipinas. For this week, we have air-to-air exercises up until next week. It will be composed of basic fighter maneuvers to air combat maneuvers up until tactical intercept. And then after that, after which, we'll be having some limited air-to-surface. If everything will push through in the schedule. As a pilot, I really enjoy coming together under one roof and listening to the stories and the experiences and the lessons learned from my friends in the PAF and hearing what they have to say and what they've learned throughout their years of experience flying missions in their own country. Sa Hunyo, target na muling isagawa ang Cope Thunder. Nakatakda ring sumali ang PAF sa Pitch Black exercises na idarao sa Australia mula Hulyo hanggang Agosto kasamang marami pang air forces ng iba't ibang bansa. Kaya naman malaking tulong ang Cope Thunder sa kanilang paghahanda. Kung previous years ng Pitch Black exercise sa Australia, normally nagpapadala lang tayo ng observers. This time, we are planning to send fighter aircraft. So magkakaroon tayo ng large force deployment. So one of the objectives of Cope Thunder is to prepare the Philippine Air Force through the help of our US counterparts. Tuturuan nila tayo kung paano mag-conduct ng large force deployment. Samantala, may mga bagong asset ang PAF na posibleng dumating ngayong taon, kabilang ang mga Black Hawk helicopter at C-130 plane. Mula Pampanga, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.